Ang maganda pa dito, mga katagumpay, ang larong tennis ay walang pinipiling edad. Alam nyo ba, mga katagumpay, na dito sa lugar namin, sa Cabuyao City, ay may laruan ng tennis. So, mga katagumpay, ito palang pinaglalaruan nila. Yun! Basta pag ano, halimbawa, hindi ka na mahal, backward. O pag mahal ka pa, forward. So, para din palang volleyball na kailangan, isang talbog lang yung entry. Man, galingan mo man, mapapahiya tayo dito sa video natin, man. At nandito tayo sa mga bagong adventure ng ating vlog, mga katagumpay. At pupunta tayo sa isang bagong-bagong hobby ni Nok Nok Paputok. Ayan, at pupunta tayo sa isang tennis court. At napaunlakan tayo nino yun, man. Consial Pugo. Ni Consial Pugo. At ayan, nandito tayo sa coaching ngayon ni Sir Jess. Thank God dahil sobrang busy niya. At nabigyan tayo ng pagkakataon na makasakay dito sa kanyang, anong kotse to, man? Mazda 2. At dahil katatapos lang ng liga namin, mga katagumpay, ay naisipan din ako ng Paputok na mag-suggest ng isang sport na talaga namang pangmayaman lang. Oy, hindi naman. Siya lang ang, naman, di naman. Siya lang ang merong gamit at may raketa. So ngayon, araw, ay parang evaluation pa lang ng court na pupuntahan namin. At syempre, wala pa rin kami mga gamit. At soon, sana makabili kami ng gamit. Okay? Tama muna yung ano, yung hindi naman lahat ng tennis pang mayaman. Tama. At hindi naman ang tennis ay pang mayaman. Hindi pa ako okay? Mayaman eh. Oh, hindi pa daw siya mayaman. So, palago pa lang kami ni JJ, palago. Alright, so congrats ka pala kayo, mga Paputok, dahil naka 1K subscriber na siya. Kay Sir Jess, sa pamamagitan ni Sir Jess. At sa pamamagitan ni Sir Jess. Okay? May magte-10K na rin dyan. May magte-10K na din daw. Dahil meron siyang technique na kapag ka hindi ka nag-subscribe, wala kang plus 5. Sinabi. Ilan yun? Hindi ko alam yun ah. So maraming salamat kay Sir Jess. At tingin ko soon ay YouTube na rin to. Okay, isa na rin sa YouTuber. Ayan, si, kung naalala nyo, yung nasa likod natin. Hindi na kayo. Sa likod natin, ayan si mga Mang Kepweng. May nararamdaman siya. Pagkatahimik yan, may nararamdaman. Ayan na! Inararamdaman siya si Mang Kepweng, okay? So, ayan. Maraming salamat mga katagumpay. At biyahe muna tayo dahil malayo-layo to. Let's go. One touch. Ba, mga katagumpay, na dito sa lugar namin, sa Cabuyao City, ay may laruan ng tennis. Okay, kaya dun sa mga mahilig mag-tennis dyan or gusto lang magpapawis, yung gusto magtanggal ng taba sa katawan or yung gusto magpa-sexy or yung gusto lang wala lang, gusto lang mag ubos ng oras, ay pwedeng-pwede kayo dito. So kung may mga ilan kayong katanungan about dito sa court na to, dito yan sa Cabuyao City, sa may bayan halos, sa likod ng St. Polycarp Church, ay mapupuntahan nyo na ito. So may mga ilan-ilan na requirements na pwede nyong itanong sa akin, i-comment nyo sa baba kung ano mga katanungan nyo, para pag pumunta kayo dito ay alam nyo na yung mga gagawin. Siyempre, kailangan meron kayong gamit. Okay? So check natin yung court at bibigyan ko kayo ng ilang montage kung gano'ng kaganda dito, kalawak at kakomportable. Okay? Let's do this! Hey! So dito, napapansin nyo mga katagumpay. Ayan si Consi. Si Consi Alpugo. Siya yung nag-invite sa amin dito para i-cover namin itong laruan. Ayan, medyo delikado pagka nagbi-video dito. At ayun yung opponent niya, yung kalaban niya. So, no rules. No rules pa lang dito. So, ibig sabihin, nagpa-practice pa lang sila. Okay? Nagpa-practice saan? Balikan pa lang ng bola. So, parang nag-cool down pa lang sila kung sa basketball. Okay? So, check natin kung ganong, anong itsura nitong court na to. Bigyan ko kayo ng montage. Okay? Ayan, let's go. So
yung lawak nito, mga katagumpay, ay siguro yung estimate ko ay mga 3 bus na magkakadikit. Okay? Tapos yung wide naman niya, siguro mga 2 kalahating bus din. Ganun kalawak to. Okay? So kung napapansin nyo, dito ay walang masyadong tao, walang masyadong nakakapasok na meron dahil may screen siya. Ayan, doon lang yung meron sa likod. So hindi kayo masyadong exposed sa tao. Dahil medyo delikado tong larong to kasi pag tinamaan kayo ng bola, at masakit syempre pag tinamaan kayo ng bola. So nandun pa sila noknok paputok, andyan, nagpe-prepare sila, papanood sila ng gamit dahil mamaya sila na yung next dito. Okay, dagdag lang din ako mga katagumpay ng detali sa inyo. Sabi sa amin ni Konsehal Pugo, yung konsehal dito na nag-invite sa amin dito sa laruan na to, sabi niya sa akin kanina na i-refer lang namin kayo sa kanya. At sasabihin niya yung mga pwede nyong kung gusto nyo magpa-member. So dala lang kayo ng sarili nyong gamit. At syempre, yung schedule ay yun ang isa sa pinaka-importante na kailangan nyong malaman. Kailangan makapagpa-schedule kayo ng mas maaga sa kanya para pagpunta nyo dito ay walang naglalaro. So kami, nung nagpunta kami dito ay biglaan lang dahil na-invite lang kami. Sinok ng paputok, siya yung may gamit. Naabutan namin na may naglalaro dito. So ibig sabihin, naka-schedule sila dito. Okay? So napayagan kami na maglaro dito ngayon kahit wala kaming schedule dahil una pa lang. Okay? I-meet pa lang namin yung court. So check mo natin mga katagumpay kung ano pa yung may offer ng court sa atin. At napakaganda dito. Puntahan nyo na. Hey! Pa-sexy na kayo. Let's go! So para din palang volleyball na kailangan isang talbog lang yung entry sa court nyo. Okay? So dapat isang talbog lang, makabalik na agad dun sa court. Nagpunta kami dito nang wala kaming alam. So dito, pagpunta namin, nalalaman namin yung rules. Alright, syempre, pagka sumabit sa net, score ng kalaban yon. Okay? So pwede lahat, pwede mag-smash. Tapos syempre, pag hindi mo nahabol yung bola, na naka-entry yung bola doon sa court nyo, ibig sabihin, score ng kalaban yon. Okay? Kung sumabit naman dito sa net, yung balik ng bola mo, ibig sabihin, score ng kabila. Parang ganun din, parang volleyball din. Okay, so dito lang, medyo critical kasi yung footwork nung dalawang magkalaban ay kailangan accurate. Okay? So ito ang laban nila, doubles daw ang tawag dito. Kaya ayan, check natin. So dagdag kaalaman pala mga katagumpay, may rules pala sila na pagka sumabit dito, pwede pa yon. So pag nakaisang talbog at na-save mo, pwede pa yon. Pero pag sumabit ulit sa serve mo at sumabit ulit dito pero nakapasok pa rin doon sa opponent, eh not counted na daw yon. Okay, ibig sabihin, score na nung kabila. Ang maganda pa dito mga katagumpay, ang larong tennis ay walang pinipiling edad. So ibig sabihin, hanggat kaya mong humawak ng raketa, hanggat kaya mong humawak ng raketa, pwede kang lumaro. So ibig sabihin, hanggat kaya mong humawak ng raketa, pwede kang magpapawis. Yun ang kagandahan sa tennis. Alright? So malaking bagay na imbitahan kami dito at nabigyan ng pagkakataon na makapag-cover nito. Kaya sa lahat ng manonood dito, pwede niyong puntahan si Konsehal Pugo at siya yung mag-a-assist sa inyo. So mga katagumpay, ito palang pinaglalaruan nila, itong mismong floor ay hindi basta-bastang lupa. So ito daw ay clay. So ibig sabihin, kapag umuulan, nagkukulay red to. At yung gitna ay ang tawag ay shell. So ibig sabihin, kapag umulan, magre-red to. Yung shell naman na tinatawag nila, yun daw yung makakatulong sa sapatos nyo para kumapit. So ibig sabihin, kapag ka ganun yung court nyo, standard, malilis yung aksidente na pwede mangyari sa inyo. So mas safe kayo dito, mas komportable, at mas okay. Alright? Hey! Dagdag kaalaman, tagumpay! So kung napapansin nyo mga katagumpay, dahil medyo dumidilim na, ay nagbubukas na yung mga ilaw dahil syempre kapag madilim ay kailangan ng ilaw. So itong raketang ito na ipapahiram sa atin ni Konsehal Pugo ay nagkakahalaga ng 11,000 at ito ay hindi basta-basta dahil ito ay titanium. Alright, so ibig sabihin lightweight siya, magaan siya. At ito daw yung mga ginagamit talaga ng mga player dito. So ibig sabihin kapag meron ka nito, dapat
magaling ka ng lumaro. Kasi masyado na siyang expensive. Okay? Dagdag ka naman lang. Ang tatak nito ay babola. Okay? Ayan guys. So magsisimula na sila. Magsisimula na si Noknok Paputok at saka si Konsyal Pugo. So ikaw yung tol, anong tawag sa'yo pag tiga ko ng bola? Ana? Pulot boy. Okay? So mag-start na si Noknok Paputok. Tsaka tol, good luck tol man. Good luck man. Galingan mo ha. Yeah, this is Konsyal Pugo. Ayan. Yan yung kalaban niya. So kukuha sila ng bola. Man, galingan mo man. Mapapahiya tayo dito sa video natin man. So first time ni Noknok Paputok maglaro dito mga katagumpay. So i-assist siya ni Konsyal Pugo. Okay? So ayan, i-check namin kung ano yung mga gagawin. Ayan, tinuturuan siya ni Konsyal Pugo mga katagumpay. Okay? Chine-check siya. So ayan. So pagpapalo daw kailangan matigas yung kamay. Okay. So tinuturo nila yung tamang posisyon mga katagumpay. Ay! Ano ba yan? Mahina konsi! Malambot! Ayun! Oh, mahal mo! Ayun! Wag na wag kang magmamadali. Take time. Timingan mo yung talbog ng bola saka mo sagipin. So ayan, bibigyan na siya ng konsi. Alright, let's carry on! Dapat maayos na yan. Pag tinamakan kami niya, tatamakan ka. Hoop! Ang taas, maano? Hoop! Ayun! Lumalagutok na. Dapat gano'n, lumalagutok. Maganda. Hoop! Ayun! Ay! Man, tigas-tigasan mo, man. Parang ang bading pumalo. Oh. Oh. Hoop! Wala eh, ganyan talaga pag broken hearted eh. Hindi tansyado eh. Oh, hoop! Ayun! So nagpa-practice na mga katagumpay si Noknok Paputok. Ayan, ayan. Ganyan talaga pagka medyo broken hearted. Yung palo, medyo parang may diin at malalakas lumalampas doon. Sa ano, tingnan nyo yung mga bola niya lumalampas doon sa ano. Ikaw, pre, Jess, Sir Jess, anong tingin mo? Kaya-kaya natin yung ginagawa ni Noknok Paputok. Mahirap no kasi, bakit? Base mo, bilang isang engineer, yung computation ng ano? Projectile motion kasi. Ano nga? Yung... Saka yung momentum ng bola. Kailangan? Kailangan. Mas ano yung power ng swing mo dun sa ano eh. Oo. Para pagka nag-centrifugal force. Centrifugal force? Parang Power Ranger yun ah. Ayun sir. Pero tingin mo, kaya naman natin. Kakayaan eh. Kakayaan eh. So ayan. Check namin kung makakalaro kayo mamaya. Ba't ka kasi ganyan pumalo? Ba't ganyan? Broken hearted ka yata eh. Broken hearted ka ba? Una yata pa. Una pa ano? Oo nga. Abang mo muna pa ah. Saka kagagalit. Oo, kagalit. Sabay. Kala ko galing mo lang. Pag nakatanya ka na, papalo ka lang. Walang power ganyan. Pag ikaw nakabihento, oh, paano? Umiisipin yung girls. Umiisipin yung mga girls mo, ha? Basta isipin mo, bola 'yan. Umiisipin yung mga girls mo. Oh, yes. Yes, bola 'yan, ha. Hindi 'yan yung mga ex mo. Hindi 'yan yung mga ex mo. Hoy! Hoy! Ano ba 'yan? Yun! Basta pag ano, ano ba, hindi ka na mahal, backward. O pag mahal ka pa, forward. Ganun lang. O pag hindi na nakakatama, move on. Nakakatama, move on. So, tinry ko kanina yung pagpalo ng tamang palo at isa lang ang napagtanto ko mga katagumpay. It's all about timing din. At yung force ng lakas ng palo nyo dapat consistent para yung bola ay pasok doon sa loob.
So depende rin sa dating ng bola sa inyo. Kung malakas, syempre, ramdam nyo naman yung sa raketa nyo. Kapag nag-vibrate na, ibig sabihin sobrang malakas na yon, kailangan matimingan nyo rin. So doon naman sa lakas ng palo, hindi rin lahat ng palo ay pumapasok sa loob. Yung mga palo din na akala mo pasok na yun pala, ang lakas na. So ibig sabihin, hindi doon sa force pala. Minsan doon din sa position ng kamay mo kapag ka, papalo ka na sa bola. Okay? So timing din sa tamang hakbang tsaka position ng kamay mo na manggagaling ng force galing sa likod. So maraming salamat. Napakaganda experience ito. Ngayon, drills pa lang muna kami at hindi pa kami muna lalaro siguro. So kailangan din namin bumili ng raketa namin, mga katagumpay, para hindi nakakahiya. Kikonsehal Pugo doon sa may nag-assist dito sa court. So doon sa mga gustong magpapawis at stress sa trabaho, ito yung isang laro na hindi masyadong magulo tsaka hindi masyadong tinatao. Okay, so puntahan nyo lang to dito sa Kabuyao City. Ito ay sa likod ng St. Polycarp Church. Okay? Ha? Tinatao kaso may schedule. Oo nga, tinatao kaya lang may schedule. Pero syempre, pag naglalaro na kayo, kayo lang yun nandito. Okay? So maraming salamat, mga katagumpay. Check pa natin.